Mga boss, ito na yung compressor natin. Okay, paano ba malalaman original ang compressor? Yo, what's up mga bossing? Magandang araw sa inyo. At syempre, meron ulit tayong bumalik na project dito. Isang light ace mga bossing. Mga boss, nagawa na natin itong ating light ace. Ang nangyari dito nung ating ginawa, mga last December mga bossing, no? Nag-upgrade tayo ng laminated na evaporator. Nagkasa tayo ng laminated na condenser mga bossing. Yan yung ginawa natin last December mga bossing. Tapos, dalawa yan mga boss na laminated. Isa sa gilid. At syempre, yung isang original na nasa harapan. Tingnan natin mga bossing. Yan mga bossing. Okay, so dalawang laminated na ang ginawa natin dito. Pero dahil may naiwan kaming hindi natapos na project mga bossing, nagantay lang ng konting pondo yung ating kliyente, magpapalaminated siya ng evaporator mga bossing. Tapos yung compressor natin may konting issue na rin sa bomba yan mga bossing. Pero papalitan na natin ng bago. At ang gusto ng kliyente natin, hindi replacement, urig mga bossing, same. Dapat ko-convert namin ng 15C, pero medyo matagal na trabaho, tsaka gagawa ng mga plate. Pangalawa, may konting bigat, hindi kamukha ng rotary type natin, kaya nakapag-decision nyo yung may-ari na hanapan ng original mga bossing, ha? Hindi replacement, original. Okay, ang gagawin natin dito, compressor, laminated, para mabuo na natin. Last na mga bossing, yung likuran niya, napapa-convert niya ng Yokohama. Okay? So, sa susunod na lang daw ulit, baka next year, kukonvert na namin yan ng panibago. So, inisa-isa na lahat niya yung kanyang pyesa para mabuo na niya yung gusto niyang mangyari, no? So, ayun lang, share lang namin sa inyo itong ating light ace na ginagawa para may mga konting idea rin tayo na mga version-version. Pero tayo syempre, sumusunod pa rin tayo sa original kung sakali. Hanggat maaari na huwag magbago sa original, original tayo mga bossing. Okay. Mga boss, ito na yung compressor natin. Okay, paano ba malalaman original ang compressor? Ayan na mga bossing, no? Siyempre, unang-una, yung legit na supplier na pagkukuhaan mo kung hindi ka marunong tumingin ng original. Pangalawa, ang urig mga bossing, walang warranty. Okay? Walang binibigay na warranty ang original. Hindi ko alam kung bakit, pero yun yun. Pag may sinabing 3 months warranty, replacement lang yun mga bossing. Pangalawa, pag titingnan mo na ang original, labas na natin mga bossing, hindi siya ganong kakintab kamukha ng mga lumalabas na mga original na mga replacement mga bossing. Magkaiba ang, eto para medyo magaspang ng konti, no? O pati yung pulley, magkaiba sila ng mga design. Diyan yun makikita kung urig yung compressor o hindi, no? Unang-una, siyempre yung trusted nating supplier, sasabihin sa iyo yung original at saka hindi original. Pero kung marunong ka tumingin ng original, makikita mo yan based sa quality ng katawan, ng aluminum, ng piyesang ginamit, no? Ito, urig to mga bossing, legit to urig. Pero papacheck pa rin natin yung langis nito bago natin siya ikabit, no? Okay, yan yun. At syempre mga bossing, kahit nasabihin natin original pa rin yung kanyang compressor, magpapalit pa rin ako ng panibagong langis, no? Kasi syempre kung gano'n nakatagal yung stock nating compressor, ganyan din katagal yung langis na nandiyan sa loob. Para sure tayo na good yung ating langis na iikot sa system. Alay ah. Mga boss, nakuha na natin yung ating evaporator na i-convert natin dito sa ating light ace mga bossing. Ito mama rito ah. Ito. Mga bossing, hindi tayo naghihinang ng ating conversion na malapit dun sa ating katawan ng evaporator, no? Kasi iniingatan natin huwag magbaga or huwag mainitan ng sobra tong ating katawan ng evaporator, no? Hanggat maaari kung kaya nating mag-convert ng mas malayo sa katawan, kagaya nito mga bossing, yan ang ginagawa natin sa conversion natin, no? Kasi hindi siya pwedeng mabaga ng ganong katagal habang naghihinang. Okay lang kung halimbawang machine o yung mga urig na panghinang, no? Na hindi naman manumanong inaacetylene mga bossing,
okay yun, mabilis lang lumamig. Pero kung titirahin mo yan ng acetylene na mga ilang minuto mo siyang babagahin, para sa akin ha, para sa akin, gawa ko lang sa iba, para sa akin hindi siya normal or maganda. Ayun lang. Eto na mga bossing, nakagawa na tayo ng ating fittings na isa. Tapos yun yung sinasabi ko, no? Malayo din sa ating katawan, maglalagay tayo ng half union dito para meron tayong dugtungan dyan. Ngayon na yung setup niya mga bossing. Ito na mga bossing, nakatap na yung ating suction. Ito na lang ating 3/8 wet valve mga bossing. Ito na lang ikakasal natin, no? Ganyan ang position. Okay. Oh, last na to, tapos leak test tayo mga bossing. Ayan, sinasabi ko, may dugtungan tayo rito mga bossing isa. Tapos syempre, hindi natin papaabutin hanggang sa ilalim. Iyan pa rin yung position yung mga bossing. Ito na mga bossing, nahinang na natin lahat, nililigtas natin, meron tayong 250 lampas PSI mga bossing. Wala namang leak, oh, very good naman. Mga bossing, okay na itong ating light ease, nakakabit na yung ating mga piyesa. Nakapagpa-start na rin tayo, coolant natin, ayan na. Pina-overhaul na rin natin yung radiator. May tumatanggal yung ano dun, ha? Plastic, ayan na. Sa baba. Papacheck na lang natin to, kakarga na lang ng free yun. Obserbahan natin. Mga bossing, nagload na tayo ng refrigerant dito sa ating light ace. Meron na siyang reading ng low side na 35 mababa konti. At ang ating high side, wala pang 160 mga bossing. Pero wala na kasing init ng panahon mga bossing. Wala nang araw. Alas stress lampas na eh. So, papaikutin lang namin yung refrigerant. Nilabas namin dito. Ayan mga bossing, yung sitwasyon ng ating shop dito sa Manila. So wala nang araw mga bossing, yun ang problema namin ngayon. Pero at least makikitaan pa rin natin siya ng reading. Pero walang high pressure kung 150 lampas lang ang high side natin mga bossing. Siguro kahit na magtanghali yan, mag 175, 80, 200 pasok pa rin tayo mga boss. Okay, so testing lang muna kami mga bossing. Tingnan natin kung may mangyayari pang ibang pagtaas ng reading natin, no? Pero palagay ko, hindi natataas ang high side yan mga boss. Magche-check na lang tayo ng lamig sa loob.